mga ka-taxpayer kong minamahal, pag-usapan ho natin ang napakainit na balita, electronic invoicing. Bagamat dalawa ang aking naiisip tungkol dyan, number one, nawalan ho ng trabaho ang maraming empleyado because yung mga dating meron mga accredited, BIR accredited printers, yung tagagawa ho ng resibo, ay mababawasan ho yung kanilang kita kasi may mga minamandate ang BIR na hindi na sila gagamit ng manual receipt. Kung hindi, minamandate sila generally, most of their time, na gumamit sila ng electronic invoicing o electronic receipting system. So, pag-uusapan ho natin yan sa araw na to, sino ba yung cover o coverage nito? So, dalawa ho yung inirelease ng BIR. Ito pong isa-isahin natin at hatiin ho natin. Alam ko, busy ho kayo. So, hindi nyo matutukan kung ano ang nangyayari dito sa mundo ng taxation. So, yung isa pong rule, ito ho yung minamandate ng BIR. Sino yung kasali at sino yung pwedeng sumali at sino yung hindi kasali. Yan ho yung RR 8-2022, at yung isa is RR 9-2020. Magkaiba po sila, kahit na maraming nagsasabi na parehas lang, hindi. Magkaiba ho. Yung isa ho is sino gagamit ng resibo. At pangalawa, yung 9-2022, paano gagamitin sa mata ng BIR, paano nila ito gagamitin pag dumating ho ang BIR audit. Yun ho yung sinasabi dito. So, pag-usapan ho natin, sabi ko nga, maliit lang, sa mga gusto hong kumuha, ito ho yung letter ng BIR, letter ko sa BIR, at ang sagot ho nila ay ang nasa kulay dilaw na papel. Ayan. So, kung gusto ho ninyong mag-register, wala hong pumipigil sa inyo, pero sa pag-discuss ho natin, pag-usapan ho natin, ano ba yung benefits? At ano ho yung advantage o benefit nga o disadvantage o yung harm na ibibigay sa inyo. Pag-usapan ho na natin, mga ka-taxpayer kong minamahal, ano yung harm? Sabi ko ho sa inyo, yung mga accredited BIR printers nawalan ho ng trabaho. Nabawasan, kung hindi naman nawalan, of course, pag nabawasan ng trabaho, babawasan din yung empleyado. So, ang epekto, nakatanggal siya ng empleyado. Yun ho yung isa sa nakikita kong masamang naibigay nito. Pero sa pangkahalatan, ako ho'y naniniwala na may naidulot naman itong kabutihan. Kasi ang hinahabol dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, eh yung mga taxpayer na saksakan ng gugulang. Okay? Okay? Wag nyong isipin na kakampi na ngayon ako ng BIR. Hindi. Oo, kakampi talaga ako ng BIR pag sa katotohanan at sa pagiging legal. Nilalabanan ko ang mga BIR officials. Yung lang naman ang mga illegal dyan eh. Yung mga BIR officials na tarantado. So, pag-usapan natin, sir, ano ba ang coverage nito? Ayun. So, ang coverage ng Electronic Invoicing and Receipting System o EIS ay ang mga sumusunod. Ang sabi dito, mga taxpayer kong minamahal, taxpayers are mandated to issue electronic receipts or sales and commercial invoices. Number one, taxpayer engaged in export of goods and services. Sino-sino sila, mga taxpayer kong minamahal? Yan yung mga business processing office or organization. Yan ho yung mga nasa loob ng Philippine Economic Zone Authority, kailangan ho kayong mag-register. Sabi, mag-enroll. At gumamit ng e-receipting. Ibig sabihin,
Yung mga nare-receive niyong pera sa abroad, mag-i-issue pa rin ho kayo ng resibo. At itong resibo na to ang gagamitin po ninyo. Yun yung sinasabi dito. Okay? Exporter. Okay. So, kung hindi ka exporter, hindi, hindi ka kasama sa number one. Tingnan naman natin kung kasama ka sa number two. Taxpayer engaged in electronic commerce o yung e-commerce. Ikaw ba ay nagbebenta sa pamamagitan ng Facebook? The answer is yes. Kasama ka. Ikaw ba ay nagbebenta sa pamamagitan ng website? O, edi kasama ka. O, katulad ng mga eroplano, nag-i-issue sila ng ticket sa pamamagitan ng website nila. Kasama sila rito. Okay? Ikaw ba ay bumibili? O kasama ka ba sa mga aplikasyon o platform katulad ng Grab, Lala Move? E-commerce ho yan. Kasama ho yan sa EIS or electronics. Sabihin na nga natin e-invoicing. And yung pangatlo po is yung taxpayer under large taxpayer service. In-inform ka na last, na meron kang notice na ikaw ay large taxpayer, pasok ka dito. Yun yung mga mandated. Ibig sabihin, wala ho silang option kung hindi sumunod. Sunod sa utos. Sino yung pwede? Okay. Sabi dito, taxpayer who are not covered by the mandate, ito raw, hindi raw cover nito, may issue electronic sales invoice in lieu of manual receipts and invoice. So, lahat ho tayo, maliit ka man, micro, small, business, enterprises, may option ka na sumali. So, kung sasalik ba ako dyan, Mr. Emilino T. Maestro, Mr. Tax Specialista, pwede ba akong umayaw at the end? Wala naman sinasabi dito na pagsali ka, eh hindi ka na pwedeng umalis. Pwede. Pwede ka umalis. Pwede mo siyang tikman. Kag hindi akamasa sa rally mo, eh di umalis ka. Yon. So, lahat ho tayo pwedeng sumama. Ano recommendation ko? Sumama ho kayo. Sumama. Okay? Dalawa ho ang klase ng pagsama. Number one, gamitin ho nyo yung program na ipinakikita ng BIR. Sa website ho ng BIR, mag-enroll ho kayo. Or, gumawa kayo ng sarili ninyong electronic invoicing. So, pag gumawa kayo ng electronic invoicing, magsasubmit lang kayo ng electronic sales report. Hindi magkakaroon ng jurisdiction ng BIR during operation ng electronic invoicing ang BIR. So, maganda yon, maganda yon. Kung pagpipiliin nyo ako, kung gagamitin ko yung ginawa ng BIR na pinondohan ng Korean government galing sa South Korea, pinondohan, o gagawa kayo ng sarili. So, gusto ko lamang liwanagin sa inyo, meron ho ako, resibo.ph. 10 piso lang ho isang araw ang babayad nyo. Meron na kayong sariling electronic invoicing. Kung matatapos namin ni Xiaowi yan, nakikinig si Xiaowi, before August 1, magagamit nyo na ho yun. Okay? Meron ho tayong private electronic invoicing. Yung sa BIR ho ay public, government-sponsored electronic invoicing. Mamili ho kayo. Government o private. Meron ho kayong karapatan na tinatawag na right to data privacy. Lagay nyo ho yan sa inyong kaisipan. So, yung pang mga CRM POS, i-convert namin ni Xiaowi yan para hindi na ho kayo magkakaroon ng problem pagdating ng araw. Okay, so susunod hong video natin, i-discuss pa ho natin yung iba pa hong features itong e-invoicing. Hanggang sa muli, mga ka-taxpayer kong minamahal, huwag niyong kakalimutan yung ating tax specialista legal. Kung kailangan niyo ho ng tax lawyers, meron na po tayo. Peace and happiness be with you for life. See you later.